niya masagot. Dahil kapag sinabi ng Diyos ko sa ito, hahamunin ko sa, kaya mo bang kapakan at duraan sa oras na ito? Natural, hindi. Dahil doon siya magkakaroon ng dilema. Kapag ka sinalim ko sa, hinihintay ko sa magot kung Diyos-Diyos ka na hindi, kung pumasok ka sa tapitan ko na yun, lalo siya magkakaroon ng dilema. Ang sabi mo kanina, ang mga patay lamang ang dapat gawa ng tributo, ang Jesus namin namatay sa krus, kaya mayroon pa lang ito. Amen. Tinatanong ko siya, kung ito ba'y Diyos-Diyosan, hindi niya masagot. Dahil kapag sinabi ng Diyos-Diyos ang ito, hahamunin ko sa, kaya mo bang apakan at duraan sa oras na ito? Natural, hindi. Dahil doon siya magkakaroon ng dilema. Kapag ka sinalins ko sa, hinihintay ko sa magot kung Diyos-Diyosan at hindi, kung pumasok ka sa tapitan ko na yon, lalo siya magkakaroon ng dilema. Dahil pag sinabi ng Diyos-Diyos ito, pastor, kung ito'y Diyos-Diyosan, kaya mo bang duraan at apakan sa oras na to? Ayon ang magiging dilema sa kanya. Kung kaya mo, pastor, ilalapan ko ito mamaya, pakita mo, naduduraan mo at apakan. Di ba? Ano ba? Hindi raw kailangan ang ribulto. Pero, nung nakatin ako doon sa Green Hills, binautismuhan pa nga ako doon, pinapakubad yung cross ko, hindi ko hinubad eh. Sabi ko, magkakamatay na tayo, hindi mo matatanggal ang cross. Dahil ayon sa pastor mo, pinicture ko. That is an icon of humility. It is not idol. It is an icon of humility. Sabi ko nga, huwag ka yan. This is my time. This is my time. Ang topic natin ay ribulto. Ang topic natin ay ribulto. Ribulto at picture din ang pinakita ko. Ginagamit din pala nila nito. Apo niya, pastor. Hindi pala ito idol. That is an icon of humility. Bakit alam mo, pastor, sa Greenwich? Yan. Di ba? Napakalinaw. Icon. Eh, masakit. Si Jim Caviezel, ginawa nilang si Kristo. Si Jim Caviezel to. Doon sa yung artista ng Count of Monte Cristo, hindi po ito, pero tinawag nila na icon of humility si Jim Caviezel na ipinako doon sa Passion of Christ. Siya lang yung nagpatunay na representative lang yan. Ha? Ang artista to si Jim Caviezel, pero anong tawag nila? It is an icon of humility. Di ba? Napagaling daw, pastor. Tinatanong ko siya, sino ang known God na gumawa ng langit at lupa? Hindi niya alam. Mga antena! Ang pinakikilala ko sa inyo, nandito ako sa krus! Kung hindi, si Kristo. Ayon, tigalat mo lang yung talata. Natuturo? To the unknown God na sinasagpa nyo na gumawa ng langit at lupa. Si Kristo yun. Kaya ang unknown God na hindi nila kilala. Pinakilala ng isang Pablo. Tigalat mo lang yung talata. See? Ano ba? Bakit ka mga ribulto? Hindi yan mga multo. Yan ay mga representative. Yan ay mga pangalala. Hindi yan mga Diyos. Tinanong ko si pastor, ang sabi niya, sa Exodus chapter 20, verse 4, yun daw ay Diyos ang tinutukoy, pinangalanan ko kung sino-sino. Nagulat po ba kayo? Kasi medyo kayo seryoso dyan eh. Sila po, tinanong ko, pwede bang pangalanan mo kung sino? Si Baal, si Astaroth, si Semos, si Moloch, si Dagon. Kailangan na pala yung Diyos-Diyos. Pero hindi niya matukoy si Mama Mary, si San Pedro, si San Pablo. Hindi niya matukoy. See? Pero kilala niya ang mga Diyos-Diyosan sa Exodus. Chapter 20. Pansinin niyo sa New Testament. Panginoon, sabi ng marang biyadang mayaman, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y makapasok sa kanila ng Diyos? Inisa-isa ni Kristo, pero hindi na sila rin gusto lang make any graded image. Hindi siya nag-umpisa wrong. Ano sabi niya? Ibigin mo. Ayaw nga. Ano, ibigin mo ang iyong kapwa. Huwag kang mamatay. Huwag kang manangalo niya. Huwag kang... Yun ang sinabi niya. Pero hindi sinabi ni Jesus. Huwag kang gagawa ng kahit anong larawan. Wala doon sa New Testament. Ang tinukoy niya yung pag-ibig sa kapwa. See?
Hindi ka si Kristo sa rimundo, sa ganawan. Kumuha siya ng example, ang sabi, kanginong larawan ang nandito. Hindi po ito. So, sino si Rizal? Si Rizal po, ibigay kay Rizal ang kay Rizal. Pero gagamitin ko yung sinabi ni Jesus. Kanginong larawan ito? Sa Cesar po, si Cesar ay pagano. Ibigay mo sa Cesar ang sa Cesar. Pastor, ang mga reporte ng mga santo, lalo na lang nanay ni Jesus, ni San Pablo, ang lahat ng mga banal, kanino sila? Kay Cesar o sa Diyos? Natural, ibigay sa Diyos ang sa Diyos, ibigay sa Cesar ang sa Cesar. Ha? Ibigay mo kay Cesar ang sa Cesar, ang rebulto ba? O ang mga representative ng mga santo, gaya ng mga nagiring Maria, lahat kay San Pablo, ni Apostol, lahat ng mga apostol sa Diyos bayan o kay Cesar. Pag sinabi mo kay Cesar, lagod ka kay Jesus. Dahil mga alagad niya yan, hindi yan alagad ni Cesar. Amen? Amen. Ano ba? Ang sabi ni Pastor, totoo daw ito. Meron ba nito si Apostol Pablo? Mayroon. Babasahin natin ang Galacia chapter 3. Chapter 3 ng Galacia. Basahin natin, kapatid. Para sabihin ni hindi. Ito po ay sa Protestante. Ngayon kung mag-request kayo, meron din akong Katoliko nito. Kasi pagumangal na, sa Protestante yan, bakit ayaw mong gamitin ang sa Katoliko? Eh di magkakatoliko ako nito. So, Protestante, para hindi naman sabihin, kumakampi sa akin ang Biblia. Naging paman, kampi talaga sa akin ang Biblia. Sabi nito, O foolish Galatians, what magician has hypocrited you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have weighed a prophet, a picture with Jesus Christ nailed and died on the cross. Anong gusto nyo makita sa inyo, mga hangal na taga-Galasyan, na si Kristo ipinako sa krus, na larawan ni Kristo na ipinako sa krus? Kaya kami meron, si Apostol meron eh. Kani pa kaya wala? Sa akin hindi rin gumagamit na dito. I have a picture of Jesus Christ nailed and died on the cross. Pinipit niya sa kanyang placard ayon sa Biblia ng Protestante. Hindi ito sa akin. Sabi niya, hindi rin gumagamit ng ribulto. Eh, bakit siya mayroong crucifix? Ayon dito. Dina? Pastor? Ano ba? Magbibigay na ako ng mga talata. Exodus chapter 25 or 17 to 20. May ribultong pinagawa ang Diyos. Exodus chapter 26:1, purtahan ng mga larawan ng kerubin ang tondang tipanan. Ano pa? Exodus 20:31, purtahan din sila. Exodus 36:35, first Kings chapter, ano yun? Pastor, ano yun? First Kings chapter 6 verse 29, figure of angel of the temple. Meron. Ayon din doon sa King 722, may mga larawang nakaukit, nararawan ng leon, baka, kerubin, bulaklak, at iba pa. 2 Chronicles chapter 3 verse 7, dingding ng templo, dinukitan ng mga raming kerubin. 2 Chronicles chapter 3 verse 13, mga telang pinurdahan ng larawan ng mga kerubin. Dimasot yung parang. Ano pa? Ezekiel 41 verse 17, mukha ng mga tao, mukha ng leon, mukha ng leopardo. Nando doon, ang sabi niya, wala raw yung tulong, hindi raw yung makatutulong. Eh bakit kung hindi yung makatutulong, eh bakit nagpagawa pa ang Diyos? That is religious purpose. See? Napakalino, simple of God ba yun? Basahin natin, Pastor, ayon mismo sa mga Protestante. Symbol of God ba yun? Ito, Pastor, ang sabi ng The Message Bible. Ang sabi dito, dito po, ang sabi,
Ito po, babasahin ito po. 7:4 and the following verse. Sabi niya, while your people were all worship your enemies, birds in the brawling and strolling graffiti, they set fire to the forts. Ito yung sa ano, templo, giniliba ng mga kalaban ng Israel. Yes, beat down the doors and sledge hammers. They split them the mechanics. Totoo ito lang, babasahin. They burn your holy places to the ground, violate the place of worship. Place of worship pala yun, yung may mga larawan. Place of worship, they set themselves, will wipe them all out, and bury down all the places of worship. That is